Walang proper coordination ng Manila Bay Coordinating Office o MBCO ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Manila City Government nang buksan sa publiko at dumugi noong nakalipas na linggo ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso. Ang MBCO ang nakikipag-ugnayan sa lahat ng mga tanggapan at ahensya kaugnay ng rehabilitasyon, restoration at conservation ng Manila Bay. Ayon sa alkalde, binuksan ang bagong public attraction ang hindi inabisuhan ang lokal na pamahalaan. Dagdag pa nito kung sino pa ang nagpapatupad ng panuntunan at regulasyon kaugnay ng COVID-19 measures, sila pa ang lumalabag. Kaya apela nito sa Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF, sampahan ng reklamo ang mga opisyal sa DENR na hindi naipatupad ang health protocols tulad ng social distancing at pagpapahintulot sa mga bata sa crowded area. Simula nang ibaba sa Alert Level 3 ang Metro Manila, dalawang magkasunod na weekend nang dinudumog ang Dolomite Beach na pinangangambahang maging super spreader events. Noong nakalipas na linggo, umabot sa 65,000 ang nagtungo sa pasyalan batay sa pagtaya ng PNP Manila Police District. Tila naman ipinagtataka ng DENR ang pagbabago sa tono ng alkalde. Ayon kay DENR Undersecretary Jonas Leones, nagpahayag pa ito ng suporta sa rehabilitasyon ng Manila Bay. Siguro pinahawakan ko yung letter na receive ko, naka-address sa amin, na nakalagay doon na the local government unit of Manila, si Mayor Isko, is fully supporting our Dolomite rehabilitation efforts. And he is inquiring from DNR ano yung mga measures na ginagawa namin to address yung crowding dito sa Dolomite area. Dagdag pa ng DNR official, makikipag-ugnayan ito sa tanggapan ng alkalde kaugnay ng issue. Samantala, dumistansya naman ang palasyo sa hamon ni Mayor Isko. Ay, hinahayaan na po namin yan sa DILG, no? At sa ating kapulisan, no? Kasama na po ang lokal na pamahalaan ng Maynila. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.